Telekinesis. Ayaw gumana ng kapangyarihan ko, mga Katrini, ah. Mukhang nangihina na yung power of the mind ko, ah. Yung ba ang tinatawag na telekinetic? Isa pa, mga Katrini, subukan ulit natin, no? Telekinesis! Hello mga katrainee, welcome back na naman sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung notification bell button. Alam mo ba kung bakit? Siyempre, para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Galing ha? Mga katrainee, mabilisan lang tong tutorial na to mga katrainee. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano ipakilala ang inyong sarili in Japanese language. Yes. Or ang self-introduction nga pala sa Japan mga trainee, tinatawag yun na Jiko Shokai. Okay? Pero nung nag-aaral pa ako, mga kaibigan ko, mga kaklase ko, ang tawag namin dyan, Jiko Shokai. Nagbibiro lang ako. Hindi, joke lang mga katrini. Jiko Shokai ang totoong spelling yan mga katrini. Ano? Ilalagay ko yan sa subtitle. Makikita nyo yung correct spelling. Ano? Okay, let's go. Punta na tayo sa Jiko Shokai. Kailangan, pag nagpakilala ka sa Japanese mga katrini, huwag mong pahabain ng 1 minute mahigit. Bakit ko nasabi? Kasi yung nag-i-interview sa'yo mga katrini, mabuboring na eh. Ikaw lang lang ikaw yung naririnig niya eh. Baka ikwento mo na yung talambuhay mo sa kanya. Ayaw niya ng ganun. Direct to the point ka na kaagad. Ibigay mo na kaagad kung ano yung gusto niya ang malaman tungkol sa iyo. Mga nasa 45 seconds hanggang 1 minute na pagpapakilala. Okay na yun mga Katrini. Ayos na yun. Ayos na ayos na yun. Eto nga oh. Ito, magbibigay ako ng sample kung paano ipakilala ang sarili. Mga katrini, ako muna ngayon magpapakilala ng sarili ko, no? Para mamaya, explain ko sa inyo isa-isa. 13 sentence lang naman ang kailangan nyo upang ipakilala nyo ang iyong sarili. Okay? Ako muna ngayon, okay? Game. Minasang, ohayo gozaimasu. Hajimimashite. Watashi wa gariyarudo edomaru arasu desu. Edo to yonde kudasai. 31 sai desu. Kekon shite imasu. Filipino no karookan karakimashita. Filipin jin desu. Senmon wa daiku desu. 3 nin hatarakimashita. Taiju wa 52 kiro desu. Shinchu wa haku 53 senchi desu. Shumi wa chiso soro koto desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yon, ganun lang mga katrini. Ganun lang magpakilala ng inyong sarili in Japanese language. Explain ko sa inyo isa-isa mga katrini. Ano? Babasahin ko, baka maligaw ako eh. So may kodigo ako dito. Number 1 mga katrini. Yung sinabi ko kanina, minasang, ohayo gozaimasu. Diba? Ibig sabihin ng minasang mga katrini, all of you, or ladies and gentlemen. Lahat, kasi mga katrini, yung mga nag-i-interview siya, minsan hile-hilere yan nakaupo sa isang lamesa, tapos nandyan din nakatayo yung mga office staff, tapos tatlo lang kayong papasok sa isang interview room, dun sa isang silid, kung saan nag-i-interview yung mga employer. Tatlo-tatlo lang yan eh. Pero, kaya ang dapat mong sabihin mga katrini, minasang, ohayo gozaimasu. Ganon. Pero kung hapon naman or tanghali mga katrini, minasang, konnichiwa. Ganon. Ganon. Kasi yung iba nagpapakilala mga katrini, ohayo gozaimasu.
Ganun lang. Eh, sino kinakausap mo nun? Yung sarili mo? O sila? Pero kaya mas maganda sabihin mga tenya na, minasang, ohayo gozaimasu, or minasang, konnichiwa. Para alam din nila na kinakausap mo sila. Okay? Next, number two. Hajimimashite. Yun, ang sinabi ko kanina, di ba? Hajimimashite. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, mga ka-trainee, nice to meet you. Kasi first time lang kayo nakita-kita ron eh. Nung employer mo, yung mga pumunta dito na Japanese para interviewin kayo eh. Kaya, hajimimashite ang sasabihin mo. Nice to meet you. Ang ibig sabihin niyan. Number three. Watashi wa gariyarudo edomaru arasu desu. Yun ang sinabi ko, di ba? Ibig sabihin ng mga natin eh. Pangalan mo, watashi, ako, ay. My name is Gallardo Edmar Alas. Kasi dito sa Japan mga ka-trainee, inuuna nilang bigkasin ang surname bago yung first name. Kung minsan nga dito, wala na silang middle name eh. Gariyarudo Edomaru Des. Pwede na yun pag nagpakilala ka eh. Pero sa residence card na matatanggap mo, full name pa rin yung nakalagay na pangalan mo. Nakalagay pa rin doon sa residence card na matatanggap mo. May matatanggap ka niyan mga ka-trainee pag pumunta na kayo dito sa Japan. Alien card, iba pang tawag doon mga ka-trainee. Andun yung pangalan mo, Gallardo Edmar Alas. O ko sa Japanese, Gariyarudo Edomaro Arasu. Ayun. Next, mga ka-trainee. Ang sabi ko, di ba? Edo to yonde kudasai. Okay? Kasi sila dito mga ka-trainee, mahilig sila magbigay ng nickname. Kaya maganda kung magpapakilala ka sa Japanese, lagyan mo na kagad ng nickname bago pa unahan ka na ng nickname mo mamaya. Pangit yung ibigay sa'yo yung nickname eh. Ayaw mo eh, di ba? Kaya, pag nagpakilala ka, magbigay ka na kagad ng nickname. Kasi, ayaw nila din nung tatawagin kang mahabang pangalan mo. Halimbawa, ako pangalan ko Edmar. Edomaru! Huwag nagugutos sila sa iyo, paabot ng pala. Edomaru! Utusan ka ng paabot ng pala eh. Ayaw nila ng ganun. Hanggat maaari mga ka-trainee, ang nickname mo, two syllables. Ed pangalan ko, diba? Edu, nagiging Edu yun. Kung minsan nga, nalilito na ako mga ka-trainee. Kasi yung mga Filipino na kaibigan ko dito, nakakasama ko, tawag sa akin, Edu! Matigas naman yung U. Pero sa mga Japanese, ang tawag naman sa akin, Edo! Malambot naman yung U. Kaya ako, nalilito na yun sa pangalan ko. Pero, okay lang, basta marinig mo, Edu. Oo, yun na yun. Pangalan ko na yun, nickname ko na yun. Okay, next, mga ka-training. Ang sinabi ko dito, number 5 tayo. Sabi ko, Sanjo Isai desu. Ibig sabihin nun, 31 years old. Kasi may mga special yan na number eh. Pag Sanjo Ichi, Sanjo Isai yun. Nagiging Isai. Pag Sanju Hachi, Sanju Hasai, ganun. May mga ganong special silang number, mga trainee. Ang ibig sabihin pala ng Sai, tapos Sanju Isai des, Sai, ano yun? Years old yun, mga trainee. Kung ikaw ay 30 years old, Sanju Sai des, okay? Ikaw, mga trainee, ilang taon ka na? I-comment mo yun sa ibaba para malaman natin kung ilang taon ka na. Okay, next tayo, mga trainee. Number 6, kekon shite imasu. Okay, ito. Ibig sabihin niya mga trainee, married. Pag may, ibig sabihin, I'm married, kekon shite imasu. Pero kung ikaw ay single, ang sasabihin mo sa, ano mo, self-introduction mo, dokushin desu. Ang spelling niya, dokushin desu, no? Pero pag pre-nounce mo siya, dokushin desu. I'm single. Okay? Next, mga training. Number 7. Ito. Philippine Jin desu. Ibig sabihin ng Philippine, I'm a Filipino. Kasi yung Jin, nationality yun eh. Nagsasabi ka ng nationality mo. Philippine, Philippines yun eh. Maga Philippine Jin desu. Kung ikaw ay taga Amerika, American Jin desu. Okay? Kung ikaw ay taga Vietnamese, Vietnamo Jin desu.
Yan, marami tayong tumudachi dyan, no? Mga Vietnamo. Tapos kung ikaw ay China, sa Chinese, Chugoku Jindes. Okay? Marami pang iba. Next. Number 8. Filipino Caloocan Karakimashita. Ibig sabihin ng mga trainee, I'm from Caloocan, Philippines. Kung ikaw naman ay taga Bulacan, Filipino Buracan Karakimashita. Okay? Kung ikaw naman ay Cebu, Filipino Cebu Karakimashita. Yung mga ganyan, sample mga trainee. Next mga trainee. Saan tayo? Number 9. Number 9 tayo mga trainee. Senmon wa daikudes. Ano ibig sabihin nun? Sinabi ko kanina. Senmon, ibig sabihin yan mga trainee, skills. Yung skills mo. Ibig sabihin yan, my skills is carpenter. Yan. Eh kung ikaw naman ay isang welder, senmon wa yosetsu des. Okay? Oh, at marami pang iba. Ikaw ang nanonood ngayon, what is your skills para malaman natin ang Japanese niyan? Comment mo lang yan sa ibaba para malaman natin mga trainee. Tuturuan ko kayo ng kung anong tawag dyan sa skills niyo, okay? Kung ikaw karpintero, kung ano pa man sa mga construction, comment mo yan sa ibaba. Translate natin yan sa Japanese. Next. Sunod dito number 10. Taiju wa goju ni kiro des. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin nan, taiju means weight. My weight is 52 kilos. Okay, next. 11, number 11. Shinchu wa haku goju sang senchi des. Ibig sabihin yan mga tiny. Height. Yung shinchu, height yan. My height is 153 centimeter. Centimeter is senchi, ne? Next. Shumi wa basuki to beuro des. Inintindi ito, pilipitan dila nito. Ayan, o. Pero sinabi ko kanina, di ba? Shumi wa chiso soro koto des. Ayun. My hobbies is chess. Pero kung ikaw ay basketball player, shumi wa basketoboro des. Ang spelling niya, yun ang nasa ibaba. Basuketoboro des. Pero pag pronounce niyan, basketoboro des. Okay? Next. Oh, tapos na pala. Number 13. Yoroshiku onegaishimasu. Wow. Pag sinabi mong Yoroshiku onegaishimasu, ibig sabihin niya mga trainee, please be nice to me, please be good to me, or I'm looking forward to working with you. Pag sinabi mong nilalagay sa end ng self-introduction lagi mga trainee, no? Sasabihin mo, Yoroshiku onegaishimasu. Mas maganda siguro para sa akin na sabi mo onegaishimasu habang nagbabaw ka. Yoroshiku onegaishimasu. Kumbaga parang nakikiusap ka na please be good to me, ganyan. Okay, doon na matatapos ang ating ano mga trainee, Jiko Shokoi. Ay, mali. Jiko Shokai. Kung may natutunan ka sa video na ito mga trainee, kung sa tingin mo ang video na ito ay nakatulong sa iyo, eh paki-like and subscribe to our channel. Mga trainee, sana natuto ka sa video natin ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita, ano, kakain na ako, ako'y gutom na. Anong oras na? Alas 3 na. Bye-bye.